So we are back again, guys. Hold up. Hold up. Ang dami nagaganap ngayon, guys. Sobrang dami nagaganap. Like, tumama yung prediction natin sa work. Okay? So, work, baka ma-acquire sila ng TNC. Okay? Tapos, yung X eh. Malaking question ngayon, X eh. So, nagtataka kayo, dog, sino-sino ba kasal sa MPL Season 8? I mean, hanggang ngayon, agad din naglalabas ng statement si Moonton kung sino yung 8 teams na kasali. Mahirap kasi madami nagsabi pwedeng RRQ, pwedeng RSG. Pero sa akin kasi, di ko alam eh. Ang dami talaga, guys. Now, bago tayo pumasok doon, sure ko nabalitaan niyo si Anti-Mitch. Nagbabalak pumunta dito ng Pilipinas. I mean, sa akin, welcome na welcome siya. Like, 100%, alam niyo yun, since Next Play Evo's partner na. Sa akin, welcome na welcome si Anti-Mitch. Gusto kong, alam niyo yun, kasi alam nila yun. Alam ng tao sa Indon na paghuhuli na sila. So, ito, like, super lamang natin sa lahat. Like, nakita niyo naman yung playstyle ng Blacklist, ng X-A, ibang klase. Napakamamaw. And nakita din nila yun na yung potential dito sa Pilipinas is just masyadong malaki, masyadong mahaba talaga. Yung agwat, guys, sobrang ano, di katulad dati na nung MSC season 2 nag-champion yung AE. 3. Season 3? Mm. Talang, season 3. Season 3 yung... Yung nag-champion Onyx? Mm. Yung Onyx Indo, tapos Louvre Indo din naglaban. Alam mo yun, like, sobrang lamang nila doon, tapos pumasok yung M1. Champion ulit sila. Tapos nun yung pagang MPLI, yung alter ego naman nag-champion. Tapos biglang hagupit na malupit sa TikTok eh. Lahat ng TikTok na ano, guys, na hero. Sa halos lahat nagagaling sa Philippines. Alam niyo yun? Ibang klase din yung mga tao sa TikTok na talaga naghahanap ng malulupit na TikTok moves. So dahil doon na pagang na open-minded na lahat ng player dito. Yung pinakita ng Exe na yung Bane Paramis, alam nyo yun? Like, guys, lumalabas na yun sa TikTok and sila yung pinakaunang pro team na naglabas noon. Isipin yun, lalabas yun sa Indo. Kaso nagbago kasi yung meta eh. Nagbago na yung meta ngayon, nagbago na lang ng mask. Mali mo, pwede pa din magawa, tingnan natin. Nung pagpasok ng M2, champion yung Brent, tapos ngayon MSC champion naman yung Exe. Finals ng MSC's Pilipinas. Yung wala kasi yung Burmese Ghoul, okay? Wala kasi yung Burmese Ghoul, sila din napakalakas nila, alam natin yan. Pero man, isipin nyo yun, guys. Indo player, gustong lumipat. Di ba gustong itry dito sa Pilipinas? Pero nung last time kasi natatandaan ko, nung nag-message sa akin yung Evos, ay gusto silang i-buyout na player dati sa Aether main. Alam nila eh. Pero yung mga tao sa Pilipinas, ayaw nila pumunta sa ibang bansa, okay? Hindi nila nakikita yung benefits na malaki sahod, ganyan-ganyan. Ahead yung meta sa Indo. Walang may gusto nun. Pero isipin nyo, Indonesian player, willing sila na pumunta dito para dito maglago, para matuto. I mean, natutuwa ako kasi ganun talaga, guys eh. Ganun talaga ang buhay ng pro player eh. Hindi naman dahil sa malaki sahod, ganun. Pero yung kung saan may opportunity, mas madedevelop ka sa player, dun talaga, dun ka dapat. Okay? Pero back to the topic tayo. Exe. So, nakita nyo ito, guys. Tingnan natin ito, ah. Nakikita nyo yan. Work, TNC. Kuwang-kuwaw, guys. Kuwang-kuwaw. Linyahan. So, work is TNC. Ano ang X-ing ngayon? Ang X-ing ngayon, guys, tingin ko, ah. Ito kasi, tinitinik yung kay Midnight, okay? Kasi sa hanggang sa ngayon, guys, accurate si Midnight, eh. Accurate si Midnight. Like, to be honest, si Midnight nga nang inaano niya, accurate. So, parang may bumubulong saan niya. Alam niyo yun, may alam siya na hindi natin nalalaman. Kaya nga, minsan nga hinintay ko ito mag-post eh, okay? No hard feelings guys, hinintay ko ito mag-post si Midnight. So, Exe, nakita niyo yan. So, ito is official statement ng Exe, guys. Okay, official PR statement, execution ML. As an organization, magbasahin ko pa sa inyo, okay? We could not be any prouder of the success our execution Mobile Legends team have earned, especially from the result of the last MPL and MSC. We pride ourselves as an organization that builds meaningful and supportive relationship with each other, with each of our players as a family. And at the end of the day, this is what the most important to us. For us pala, I mean. Due to unfortunate circumstances, we are supporting the current execution ML team by finding an ideal organization where they can continue to try and find success.
Once an agreement is finalized, we'll make an official announcement on the next organization that will continue their journey. Okay? EJ Miranda, General Manager for Lucon WXC. So guys, ayun nga. Like, hindi pa rin to sure, pero pakitaganap na sila ng org na may slot sa MPL. Yung mga tao nagtatanong, dogs, ba hindi nila pinagbigyan kahit late? I mean guys, first come, first serve talaga ngayon sa franchise, man. Correct me if I'm wrong, kasi nag-email dati kay Baby. Tinanong ko ni Baby nun eh. Tinanong kasi ni Muntun si Baby, gusto mabumili ng slot ng AE. At that point guys, bakit di ako nakabili ng slot? Kasi pinapagawa ko yung bahay ko. And ang at that time, gusto ata ni Muntun is isang bagsakan. Ayun yung masakit dun. Kung pwede lang sana hulug-hulugan, sa tingin ko kakayanin ito na exe. Pero at this point, alam niyo yun, first come, first serve. Pero after nun, hindi ko na yung nasikaso. Kasi hindi ako kukuha. Sabi ko, hindi ako kukuha. Nagpapagawa ko ng bahay eh. Tiyan ko sinexplain, kukuha ba? Doon sinexplain sa akin. Sabi lang, if ever na franchise, kukuha kami, dogs. If partnership, welcome naman kami sa partnership. And doon, pumasok si Ipos, okay? Pero kukuha talaga si Nexplay doon. Punta tayo kay Midnight, guys. Okay? Ito yung pinakamalupit dito, guys. Okay? Ito, guys. Okay? Naka-pinpost pa to kay, ano, kay Midnight. Naka-pinpost pa to kay Midnight. So, ito yung mga unconfirmed. Greed to NXT Ipos, Onyx PH. So, si Greed, nasa Onyx PH na. Let's confirm. Haze to NXP Evos. Uncertain pa. Tingnan pa natin. Chuck mo to Brim. Uncertain din. Unconfirm. Sa tingin ko, buo pa din exe. Yung ano buong lineup ng exe. Another foreign team to enter MPLPH. I think that is RSG or RRQ. Hindi ako sure. Pero isa dun. Tingin ko talaga. Exe to be acquired by a team. Ano nagigits niyo yun? Exe to be acquired by a team. Signal acquiring a new team. Lasty will play for season 8. So ibig sabihin nun guys, kung maglalagos si Lasty, si Chatno out of the picture na sa Bren. Matik na yun. Kenji, Toshi, Heat, Haze might leave Omega. So wala dito si Kurt. Si Kurt nasa Aura na ngayon. Kenji, hindi ko alam. Toshi ata, di ko din alam. Heat, di ko din alam. Haze, I mean, in-interview siya next play. Yes, admit ko doon. Pero hindi ko pa alam hanggang ngayon. In-interview lang. No confirmation. Malalaman natin by the end of this month or by early July, okay? Kung sino yung support. Kasi may interview na ngayon guys eh. Parang trabaho na to. Hindi na to yung, ano yun, trabaho na talaga. Pero may kailangan ka ng curriculum vitae, ay resume mo, letter of motivation, achievement. Alam mo yun, parang nag-step na tayo talaga sa ano eh, seriousness level na putang ina, bawal tayo magkamali. Ang laki ng binayad natin dito, okay? Ayun na yun. Yung last dito, Kenji, Toshi, Heat, Haze by Team Omega. Plus si Kurt, nasa Aura na. Nakikita nyo to guys. Exit to be acquired by a team. Kenji, Toshi, Heat, Haze might leave Omega. Exit to be acquired by a team. Tapos walang player si Omega. Sa akin, 50-50 to. 50% magiging Omega yung lineup ng Exe. Or 25% sa RSG. 25% sa RRQ. Ayun yung nakikita ko. Ayun yung nakikita ko dito. Signal. Eto. Saan niya Signal? Tingin mo, bibili ng slot ng Signal sa MPL? Season 8? Piling mo hindi. Piling ko din hindi. LPE. Possible ng LPE, tol. LPE possible. Possible ng LPE. LPE guys, ano possible eh. Malay mo nga XA na sa, yung ano lineup ng XA na sa LPE. Pero ang lakas na kutob ko Omega kasi guys eh. Guess nyo yun? Sa tingin ko Omega na to eh. Feeling ko lang ha guys ha. I mean, kanya-kanya tayong opinion dito. Pero ako kasi guys, feeling ko talaga Omega. Kasi pag umalis yung full lineup nila, sino pwedeng umalit? Hindi naman sila pwedeng mag-handpick pa isa-isa. Ito yung mga iniisip nyo guys, okay? Sure ko sinasabi nyo to. Dogs, ba't di sila kumuha sa underground team? Okay? Eh, sasabihin sa akin, dogs, ba't di sila kumuha sa underground team? Reason na hindi kumukuha ang mga malaking organ sa underground team, guys. Kasi wala nang qualifier. Okay? Pag may qualifier sana, doon may kita, yung nakakwalify, na walang org, pwede mong kunin. Pero ngayon guys, bawal ka mag-handpick. Bawal ka kumuha ng, ito malakas na sa underground. Alam mo yun? Doon sa underground na sinalihan nilang tournament, walang pro team nakasali. Ayun yung problema doon. Paano pag may mga pro team nakasali doon? Mag-perform ba sila ng maganda? Nakikits nyo yung ano yung sinasabi ko guys. Ayun yung ano, yung malaking kumpanya. Like hindi nila ipapamigay sa underground team yung 50-60 million na franchise base guys. Nakikits nyo yun. At saka yung mga nagsasabi na to ha, yung mga sabi na after a year,
pwede kang bumili ng stats sa MPL. Hindi ko alam kung legit yon, pero para sa akin guys, walong team. Pag nagbayad yung walong team na yun ng tag 60M or 90M or hindi ko alam 50M, sa tingin nyo mag-open ng slot yun sa isang taon? After this season, season 8, season 9. Season 8, paano mo mababawi yung 60M mo? Ano yung ROI mo? Okay, kung hindi nga alam yung ROI, return of investment, okay. So nag-invest ka ng 60M, 50M, babawiin mo yun in 3 months. Kibang ka na ba? Long-term investment ang if ever magka-franchise. So sabihin natin, yung team na papasok dito sa MPL Season 8, guys, eh yung makikita nyo na pangalan for at least 2 to 5 years. After 2 years, baka sabihin natin na pagpatok na patok pa yun talaga yung Mobile Legend. Kaya mo ba? Kaya ba? I mean, hindi ko alam, hindi ko sure. Kung di kasi pinapakita ng Mouton paano ba yung ano, paano yung magkano ba kunya si sabi natin ito ah, Secret Lab, di ba nag-sponsor din Secret Lab. Di ko alam kung magkano binayad ni Secret Lab para mailagay yung pangalan nila. Sabi natin maybe 100k USD, 5 million pesos for one season, or sabi natin 10 million pesos for one season. Big question yun, wala tayo doon, di natin alam. Pero from that kind of caliber guys, ito sa akin na. If ever man natatanongin nyo ako, ikaw Dogs as a content creator, alam mo ba kung magkano sabihin natin? Ano ba yung pinaano nila doon? Ano ba yung mga sponsor ng MPL? Opo, I think Opo for one season, ilalapag nila ng 300,000 USD yun, to 400,000 USD. So that is 100,000 USD is 5 million. So di ba sabihin natin 10 to 15 million. So depende pa yung cut doon ni Mouton. Plus, paano yung bibigay niyang share sa mga team? Is pwedeng 50% kay Mouton, tapos or pwedeng 20% lang kay Mouton, tapos yung 80%, tagti 10% yung mga team. Alam mo yun, depende yun guys. Ako, like, ayun lang ina-imagine ko. Kung wala kayong alam sa franchise base, guys, I mean, sa esports base na franchise, napakahirap talaga humula. Like, ako, yung ginagawa kasi guys dito ng Mouton, guys, para itong Overwatch. Kung napanon yung Overwatch League nila, ganun yung sistema, franchise base, and parang doon sila nagbe-base, okay? Kasi para sa akin, di na dapat nila franchise eh. Totoo lang ha. Para sa akin guys, di na dapat nila franchise. Pero maganda din yung franchise. Ito yung para sa akin, kinaganda sa franchise is that secured mo na yung spot mo, magandang investment para sa kumpanya. Tayo natin, after 5 years, bawi mo na yung ROI mo, kita-kita na yun, or after 3 years, bawi mo na yung ROI mo, kumikita ka na. Tapos, yun na, passive income na yun para sa kumpanya. Alam mo yun, parang benefits in a long run. Now, nakakatawa lang doon paano pagka nalaos ang ML. Sayang yung 50, 60, 70M mo. Todaas. Nawala nang bigla. Pero pag tuloy-tuloy yung ML, maganda, di ba? Kung di naman nila franchise, ang daming underground team na pwedeng makasali, madaming pwedeng sumikat, madaming pwedeng, alam mo yung makilala, madiscover. Kasi ngayon guys, pag kukuha ka, ganito na yan, kung franchise based yan. Dito sa statement ng next equation, halos dito na natin nakita na franchise based na talaga. So pag kukuha ka ng pro player, hindi ka kukuha sa, ano, by RG, by rank game, by ano, sa MDL lang pwede ka lang kumuha. 90% ako doon. If kukuha ng player, minatipuan kang player, kukuha ka lang sa MDL. Yung MDL team naman, doon sila pwede kumuha sa underground. So, parang D-League ngayon. Okay, parang D-League na to. Now, sana kinagandaan dito guys, dapat franchise based na tong MPL kung ma-international na sila. Let's be honest dito ah! Para sa akin, di ako boto sa franchise nila. Like, sino ba may gusto nito? Okay? Wala may gusto nito. To be honest, I hate this shit. Kasi magpa-franchise sila, hindi pa naman international yung MPL. Wala sa NA, wala sa EU, wala sa Korea, wala sa China. Alam niyo yun, like, shit! Na ako takot, totoo lang, pag ako sasabihin niya sa akin, malaki ano fanbase niya dito sa Philippines, sa Indo, pero ilang bansa lang, APAC country lang, C country lang. So yung ROI investment dun guys is 50-50 para ka nagsugal. Pero if tuloy-tuloy to, kukita ka. Kung hindi, kawawa ka. I mean, hindi naman kawawa. In the end of the day, mababawi mo din yun kung tuloy-tuloy itong MPL. Pero sana, bago sila mag-franchise sa Philippines, pinasok muna nila MPL sa Japan, sa Korea, sa China, sa Thailand, alam mo yun, sa Europe, sa LA. Pag doon meron na, tsaka na sila mag-franchise base. Alam niyo yun. Pero, ayun talaga guys, ganun talaga ang buhay. Pero, sayang talaga EXE eh, guys, sasayangan ako na, parang, nakikita ako doon sa vlog ni Zap yung pighati. Alam mo yun. If ever man di ako nagpagawa ng bahay guys, real talk talaga. Kumuha ko na yung slot.
like 100% kung honest lang. Ah, papagawa tayo ng bahay. Hindi ko masinisisi sarili ko doon. Kasi hindi ko din expected na magiging franchise to, holy shit! Awalas lang talaga, pero shit happens. Meron din, may slot kami, and importante. Pero sa akin lang kasi barkado-markado ako sa Zap doon na, alam mo yun, nag-message siya sa akin pero bawal ko na sabihin sa inyo. Ayun nga, nag-message kami, nag-usap kami, tol. Seriously, nakita ko yung ano, yung vlog mo. Kaya niya, oo nga tol, tangina, late lang kami. Na-late lang. Ngayon, baka nasasaktan ako. Nasasaktan ako, guys. Kaya naman ni Billy kumuha na yung slot doon eh. Kaya ni Billy, kung alam niya lang. Pero na-late eh, na-late. Di kasi guys, hindi mo rin masisi. Ang hindi mo pwedeng sisihin ng exe doon. Kasi madami silang team. May Dota, lahat-lahat. So, Amuntun naman, first come, first serve. Pero dapat, nung nakita nila nag-champion sa MSC or finals ang exe, parang rin-reserve nila ng slot, alam mo yun, sige. Ito, reserve namin, i-hold namin sa inyo. Matagal pa naman yung season 8 sa August pa. Like, holy shit, guys. Muntun, ano ginagawa niyo Muntun? Pero sayang, sayang. Magpapalit lang silang team, guys. Magpapalit lang silang pangalan. Sana partnership. Sana partnership to ng exe. Sana maging partnership to para andun pa rin yung pangalan ng exe. Okay? Sa akin talaga, gusto ko nandun pa rin yung exe. Yung pangalan nila, yung logo nila. Gusto ko nakikita ko sa MPL. Sana lang, guys. So that is it, guys. Peace.